Yup guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod ko pa mga videos. Salamat! Ang mga makasaysayang mga lumang barya ng Pilipinas ay nangangahulugang noong pang nakalipas sa panahon ay gumamit na sila ng iba't ibang uri ng mga baryang ginto, pilak at iba pa. Pinapakita nito na mahalaga na ang mga barya o pera sa nakalipas sa panahon hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang mga halaga nito sa ngayon ay hindi na malaman pa, pero kung meron ka maalin sa mga baryang ito ay maaari mong malaman ang halaga kapag ito'y pinasuri mo sa isang bumibili ng iba't ibang uri ng barya sa Pilipinas. Pero dapat malaman mo muna kung hawak mong barya ay nasa listahan. Gusto mo bang malaman ang 10 makasaysayang barya ng Pilipinas na may halaga? Halika manood at makinig. Let's start! Ika-10 sa listahan, number 10, Alponsinos. Ang digmaang Spanish-American ay nagdulot ng bigla ang pagtatapos ng pamamahala ni Alfonso sa Pilipinas. Bilang resulta, ang 1897 na mga malalaking piso na barya ay nailipat lamang hanggang sa 1904. Idineklara ng US Civil Governor na si William H. ang malalaking piso ay hindi na legal na nagamit pa pagkatapos ng September 30 ng taon ng iyon. Ika-9 sa listahan, number 9, Isabelinas. Hindi ginawa ng mintang Pilipinas ang anumang mga barya na 8 malalaki ang nilabas. Ilang 6 milyong piso na pilak ang ginawa sa Madrid Mint para sa exclusive na ginamit sa Pilipinas. Noong 1897, UN Peso ay nagbigay ng propel ng Yan Alfonso XIII kasama ng mga nakalipas na siglo na minarkahan ang Islas Pilipinas. Ika-8 sa listahan, number 8, Counter Stamp F7 and Y2. Sa panahon ng paghahari ni Queen Isabella II, isang maharlikang mint ang itinatag sa Maynila. Itinatag ito alinsunod sa isang utos na inisyu noong 1857, ngunit ang mga operasyon ng mint ay hindi na nagsimula hanggang 1861. Ang isa sa mga opisyal ay si Don Antonio Garcia, napo ng yumaong Adolfo Garcia, isang brewer engraver. Ang Pilipinas ay may panguna na 4 na piso, 2 piso at 1 piso na gintong barya na nagdadala ng bust of Queen Isabella II at kabaliktaran ng inscription ng Pilipinas by 1864. Ang mint ay gumawa ng pilak ng mga barya ng coins or minor denominations, 50, 1, 20 at 10 centavos de peso, at may mukha ng Queen Isabella at letter of the King Alfonso XII na barya. Ika-7 sa listahan, number 7, Portrait Series. Noong 1832, ang bagong counter stamp ay nasa anyo ng isang maliit na pabilog na dispersyon sa loob na kung saan ang isang crown of the pearls ay ang Interiors F7 para sa King Ferdinand VII. Ang counter mark ay nagbago ito sa Y sa pag-akit ng anak na babae na si Ferdinand na si Queen Isabella II noong 1834. Ang counter stamping ay tumigil sa pamamagitan ng isang utos noong Marso 31, 1837 nang simulang makilala ng Espanya ang kanyang dating mga kolonya ng Latin America bilang mga independent states. Ika-6 sa listahan, number 6, Sulu Coins. Matapos ang 1810, isang iba't ibang mga bagong mga barya ang dinila ng kolonya ng Espanya sa gitna ng Timog Amerika na naging malayang estado ng Mexico, Peru, Bolivia, Chile at Argentina at nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng galleon trade.
Natatakot ang mga otoridad ng Espanya sa Maynila sa mga posibleng epekto sa mga barya na ito sa mga Pilipino at sinubukan na tatakan ang mga bakas ng kanilang pinagmulan. Ang Gobernador General Mariano Rivacort noong Oktubre 13, 1828 ay nag-utos ng lahat ng mga barya mula sa mga kolonya ng mga rebelde ay salungat sa Spain Court. At sa gitna ng nakalipas sa panahon, kasama ng inscription ng Maynila at sa ilalim ng 1828, ang overstrike ng Maynila ay nagpatuloy hanggang 1830. Ikalima sa telistahan, number 5, Barila. Ang iba pang mga barya na ginamit ng bansa sa pagitan ng 1782 at 1835 ay mga uri na oktavo at kwarto na naglalaman ng mga pangalan ng mga pinuno ng Espanya at Court of Spain. Walong oktavos o apat na kwartos ang katumbas ng isang tunay na walong ginawa at katumbas ng isang piso. Ikaapat sa telistahan, number 4, Dos Mundos. Noong 1766, isang pangalawang uri ng barila ang gawa sa Tanso na halos kalahati ang laki ng unang Spanish barila. Ang Tagalog katulad ng Mexicans, binibigkas ang doble ng bilang Y at maliit na barya o pagbabago na kilala bilang barya. Ikatlo sa telistahan, number 3, Macuquenas or Cobbs. Sa mga Espanyol na dumating noong unang bahagi ng 16 na siglo galing ang mga barya sa Spain at Mexico, ang lokal na pera ay kinuha sa vintage crops ng iba't ibang mga polygonal na hugis na kilala sa lokal na bilang lihis kamay. Ang mga bilog na barya ay nagdala ng mga larawan ng mga Spanish monarchs at mga magagandang Mexican silver pilar dollar o dos mundos na kadalasang ginamit ng maraming bahagi ng mundo. Ang dos mundos ay lubos na itinuturing para sa Trinidad na pilak at timbang nito. Ang barila ay pinaniniwala ang naging unang barya na dinala sa Pilipinas. Ito ay isang barya na tanso na tinatayang katumbas ng isang sentimo. Ang mga magagamit na specimen ay nagpapakita ng isang inscription na panglabas ng gilid ng barila. Ano? D728, ang coat of arm of the City of Manila sa panloob na bilog. Ikadalawa sa telistahan, number 2, Piloncitos. Ang isang barya na anyo na isang maliit na clonical gold nugget ay tinatawag na Piloncito na lumilitaw kasunod ang patag na batayan nito sa isang makasaysay na inscription na sinasabi ng ilang mga scholars na may karakter na ma o o na letrang M sa sinaunang script ng Tagalog. Dito na tayo sa una sa ating listahan, number 1, Butter Rings. Ang unang barya ng Pilipinas ay ang Piniform Gold Butter Ring na inangkop ng bansa. Ang barya na ito ay pinaniniwalaang na ikalat sa pagitan ng 8th at 14th na siglo. Ang mga espesimento ng mga nilalarawan ng artifact na ginto na kahawig ng ganitong uri ay nakuha muli mula sa maraming mga makasaysayang lugar sa Laguna, Rizal, Bohol, kasama ng 12th at 14th na siglo. Ito'y tinatawag na Oriental Ceramic Treadwares. Ang mga gintong singsing na ito ay marahil na ginamit ng mga ninuno ng mga Pilipino sa pakikipagkalakalan sa mga Inchik sa nakalipas na siglo. Siguro ang presyo ngayon nito ay napakamahal dahil sila ay mga makasaysayang barya ng Pilipinas at bibihira lang sa mundo. Ito, di ko rin masasabi kung magkano ang mga halaga ng mga ito. Ipinapakita nito, sa lahat ng panahon ay kailangan natin ng pera o barya para tayo ay mabuhay. Kung meron kang barya na nasa listahan na ito, huwag na mag-atubiling ibenta ito at baka ito na magbago ng buhay mo.
paano ba yan? Hanggang dito lang tayo. Sana meron kayo napulot na konting aral sa video na to. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Maraming salamat. Paalam.